Hi guys, I'm back again. We have another unboxing of a mid-range phone. This is Redmi Note 11. Ito na yata yung pinaka-okay na mid-range phone sa akin when it comes to performance and of course the battery life. But may isa siyang problema. So, panoorin ninyo hanggang sa last part ng video para makita ninyo kung anong part ng phone na hindi ko masyado nagustuhan. Ito na yung box ng phone, medyo mabigat siya. Ang nakuha kong variant is 6GB of ROM and 128GB of internal memory. There's another variant which is 4GB of ROM and 64GB of internal memory. Ang color na kinuha ko is Star Blue. Meron din Twilight Blue and the Graphite Gray. Na-unbox ko na yung phone few days earlier para matest natin ang performance para sa review natin dito. Quick review. So, ang laman ng box is simple lang naman. Yung ito, small box inside. And ang nagpabigat dito is the papers. This is one quick start guide. And then, we have the safety information and the warranty card. We have free jelly case inside, ito na yon, and the SIM ejector pin. Ito yung phone. Again, binalik ko lang yung plastic para mabasa natin yung highlights ng phone. So, nakasulat dito is Qualcomm Snapdragon 680, 90Hz Full HD Plus AMOLED dot display, 33W Pro Fast Charging, and 50MP AI Quad Camera. So, nanggal ko na to, and then, tabi natin to. And the rest of the content in the box are the chargers and the USB Type-C cord. So, ito na yung phone. Nakasetup na siya kasi nga, ginamit ko na siya for the past few days. So, ito yung design ng phone, ito yung front. Na-unlock na siya to the fingerprint scanner sa side, which is the power button also. So, lock natin, then unlock. Then lock natin. Then unlock. So okay yung response sa akin. And tingnan mo yung likod. Ganda yung likod ng phone. Star blue pero para may glitters pa siya. So maganda siya oh, para sa mirror na may glitters. Nagre-reflect siya. Matako ba siya sa fingerprints? Hindi naman siya matako sa fingerprints magic. So okay siya. Maganda yung material sa likod. And of course, ito yung quad camera niya. Ngayon lang ako nakita ng ganitong design. So, ito yung display ng phone. Kita nyo. Maganda rin siya eh. Yung screen size niya is 6.43 inches Full HD Plus AMOLED dot display with the resolution of 2400x1080 with the refresh rate up to 90Hz and touch sampling rate up to 180Hz. Mas lalo na pagdating sa game, yung touch something rate niya is very effective. Although this phone hindi siya designed for gaming, pero okay siya for Mobile Legends and Call of Duty. Yung brightness nito is up to 1000 nits. Okay naman siya pag outdoors, pag nasa car siya, may pinapanood kang video, or magsasurf ka ng phone, Facebook, and Instagram. This is powered by Snapdragon 680 with the operating system of MIUI 13 based on Android 11. So, ito na yung phone. Nasa side yung volume control and the power button. And sa ilalim ng phone is the mic and USB charging port and the speaker. And on the left side, nandito yung SIM tray or the memory card tray also. So, it can have two SIM and one memory card. On the top of the phone, nandito yung earphone jack, which is my favorite kasi nasa top siya ng phone. And the loudspeaker, also the IR blaster. So, dual speaker siya. Na-try ko na yung dual speaker ng phone. Malakas siya and clear na rin yung sounds niya.
The weight of this cone is 179 grams and ang nipis lang niya. It is 8.09 mm. Cute siya, handy siya sa kamay. And meron din siyang free jelly case. Mahirap nga lang siya ilagay. This phone is powered by quad camera with 50 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide camera, 2 megapixel macro, and 2 megapixel depth camera. The video of this phone can zoom up to 6 times and for the photo can zoom up to 10 times. Yung video recording niya is up to 1080p at 30fps. For the front camera or selfie camera ito is 13 megapixels and it can also record up to 1080p up to 30fps also. So here are the sample videos and pictures taken from this phone. I was yours for the taking. Guess I needed a home. But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened. Say you wanna talk again. But it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration. So how's the volume? Very bright naman. So how's the volume? Medyo crap in talaga. Masyadong malapit yung mukha ko. Ito malayo na nga yung hawak ko eh. Ang lapit. So malaki yung mukha. So not good for groupies na video. So how's the quality? As you have seen, maganda yung quality ng pictures ng phone in daylight. Pag gabi naman, very bright lang siya pero kulang sa color. When it comes to the video of this phone, ito yung hindi ako masyado nagandahan. Kasi para may hinahanap siya, para siya nagko-focus, medyo choppy siya pag ginagalaw mo. Or pag gumagalaw ka, or up and down. Sana pag up and down. Pero pag naka-steady lang siya, tapos naka-record lang siya, okay lang. No problem for the selfie pictures, okay yung quality para sa akin. So kung mahilig tayo mag-selfie, okay lang siya. Although the video of the front camera, pag on mo kaagad, laki na mukha mo, ang lapit niya. Kahit malayo ka na, lapit na mukha mo pagdating sa video recording on your front camera. So pag ganun, tas groupies kayo video, siguro kailangan yun ng selfie stick para mag-extend pa konti and then kita na kayong lahat. For the battery of the phone, it is 5,000 mAh battery. I love the battery of this phone. Ito yung sobrang, ewan ko, nasatisfied ako dito sa phone na to. Up to 2 days, 2 and a half days itong phone. Minsan umabot pa yata ng 3 days. Pero hindi ko ginagamit yung 3 days. Pero yung 2 days, ginagamit ko talaga itong phone. So another satisfaction for me when it comes to the performance of this phone. Not only for multitasking, naglaro din ako ng Mobile Legends, of course. Okay sa akin yung control ng Mobile Legends kasi yung refresh rate sa Mobile Legends is up to high and the graphics na is up to ultra. Pero to be safe, hindi ko in-ultra yung graphics niya. Pero ang ganda niya, maganda dito.
wala rin akong problem playing COD on this phone. Another thing na nagustuhan ko dito sa phone is yung smoothness ng phone pagdating sa scrolling. Ang ganda yun talaga. And another thing also, when it comes to watching the videos on this phone, very colorful siya. Overall, very satisfied ako sa performance ng phone. I think this is the best mid-range phone for me for now. Kasi okay na okay sa akin yung performance ng phone. Pero hindi siya 5G phone. Again, the only problem for me is the camera of this phone when taking video. Hindi ko nagustuhan yung quality. So, I hope they can fix it with software update. I hope. So, ayun lang, pictures okay sa akin, average, and gaming is also okay. Nagulat nga ako, okay yung gaming dito eh. For the price of 9,990 pesos only. If you want this phone, you get it. With free jelly case na rin to, and screen protector. I think may free screen protector. Meron nga, meron na siya. So, send ka pa. Iba walang free. So, there you go guys. I hope you enjoyed watching this video. Please don't forget to like this video. And please comment kung kukuha kayo nitong phone or hindi. Kung hindi, anong model ng phone na kukunin niyo for your budget. Again, thank you for watching and see you again next time. Bye. You don't get to call me up. Tell me that you